good morning. Ikwento ko lang na yung motor ko is muntik na manakaw kagabi. 5 o'clock in the morning, umuulan. So, normally, every morning ng 5, gumigising na ako para pumasok sa work. So, yung araw na yon, imbis na madaling araw ako gumising, gabi ko ginawa ang trabaho ko sa bureau. So, hindi ako nagpa-alarm ng 5. Ngayon, 5 o'clock in the morning daw, umuulan siya. May yung kapitbahay ko dito na gumigising din ng madaling araw para pumasok sa work. May nakita niyang may kumakalikot sa motor ko dito sa likod, dito banda sa likod. Tapos pilit niya binubuhat. So, na-recognize niya yung muka na hindi ako, kaya sumigaw siya ng magnanakaw kaya tumakbo. Pero maraming salamat doon sa kay ate, kapitbahay ko, dahil concerned siya sa motor ko. Well, yung lock ng motor ko is dalawa po yan. Isang U-lock, ito po, and isang kadena. Pero nung araw na yon is U-lock lang. Wala siyang kadena na lock na tulad nito. Then, binubuhat niya yan. So, tinutulak niya yung motor, hindi umusad kasi meron pa akong disc lock sa harap, which is a ABUS 8077. Disc lock po to, nakakabit po yan ganyan dyan, kaya hindi niya mapapaikot yung motor, kaya hindi siya naging successful sa pagtulak. Nung time na yon, wala tong battery yung disc lock ko, kasi low bat, tinanggal ko yung battery, kaya hindi ko narinig, na walang alarm na may nangyari, timing, kaya binalak nila kunin yung motor ko. Pero ngayon, meron na ngayon yan, alarm. Then, nag-purchase ako kahapon ng isa pang disc alarm, which 6mm, yung pinapasok sa mga butas ng disc, which ito, yung 6mm na yan, papasok mo yan dito sa disc. Then, pag may movement, mag-alarm siya. Ito po ay Sena XXZ60. 120 dB ang ingay niya na kaya niyang gawin. So, it's for additional alarm, disc alarm for my scooter. Kasi, yun nga, may ano na muntik na manakawan, na muntik na nakawin. So, itesting natin kung gaano siya kaano. So, i-clamp ko lang dito sa disc. Okay. Nag-alarm siya ng isa. So, galawin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Actually, mas malakas siya sa personal compare mo dito sa pag kinukuha mo lang siya ng video. So, yun. Yan ang alarm. And then, sa harap, may alarm din ako sa harap. Ito. ABUS naman to. 8077 class SRA. So, testing natin. Lock muna natin yung motor. Ito, silang dalawa is same sila ng 120 dB. Yung bruyont nila, bruyont, yung ingay nila. Same sila ng loudness. So, testing natin to. Okay. Nag-beep siya ng isa. So, galawin natin. 1, 2, 3, 4, alarm. Mas malakas yung sa para sa akin, mas malakas yung Sena sa likod compare dito. Pero pag sa quality naman sa tibay, mukhang mas matibay ito kasi malaki yung ano niya. Ito kasi hindi doon pwede ilagay sa likod ng disco kasi ano siya, covered siya. Hindi siya tulad nito na meron siyang space na pwede i-clamp. So ang Sena, ang ito pala, hindi pwede talaga doon sa likod, dito na siya pwede. Pero yung Sena pwede kasi pwede mo i-clamp dito yung Sena na binili ko. Tapos pwede rin siya dito i-shoot sa butas na to ng mga disc. So, dalawang disc alarm ko. Well, ang purpose ko niyan is ma-alarma din ako kung
may gumalaw ng motor ko sa madaling araw, mga kasi madaling araw sila nagnanakaw eh. Or mga kapitbahay ko rin, maalarma sila. So, 'yun ang purpose nun, kaya nga maingay eh. Para maalarma sila eh. Kasi kung hindi maingay yung alarm mo, useless ang anti-vol mo na alarm, na disalarm. So, 'yun lang. Dito naman kasi guys, pag gusto nakawin ng motor mo, wala kang magagawa. Kahit na gano'ng karami yung lock na yan, mananakaw yan. Ang sa amin lang dito is, hanggat maaari, yung tipong mahirapan siya bago niya manakaw, yun pong possible na pwede namin gawin para hindi maging successful ang pagnanakaw niya. Kaya shout out dun sa magnanakaw, no? Talagang pinupuntirya mo pa yung motor ko, no? Ito nga lang yung pangkabuhayan ko eh. Kus na nakawin mo pa? Anak ng teting ka talaga, oh. Shout out dun kay ate na kapitbahay. Ano ata sila eh, ang African yung nationality nila or Algerian. Nung umaga na yun, wala kong may napunang kakaiba sa motor ko. Walang may nagalaw. Parang walang taong may humawak nung time na yun. So, hindi ko alam na tinatangka na pala nilang nakawin yung motor ko. Kaya, nung after ng work ng hapon, may lumapit sa akin yung anak niya. Yun nga, kinuwento sa akin na 5 o'clock in the morning, mayroong isang person dito na he was trying to steal my bike. Kaya, ano ako ha? Medyo tumaas yung heart rate ko ha? Medyo nakapanginit din ng ulo. Pwede lang ang hagisan mo ng bomba dyan, no? Okay, ano, yung mga atomic, tapos sabay sasabog na para sumama na yung magnanakaw. Kasi, mostly kasi guys, yung ginagawa kasi nila dito, pag ganitong kalagay yung motor, pag 125 lang yung pwede mo i-drive na motorcycle, hindi ka pwede mag-drive ng 300cc na scooter or motorcycle na mas mataas, hanggang 125 ka lang. So, ang ginagawa nila dito, siya-chop-chop nila. Pero, pag ninakaw nila ito, mostly, 2 to 3 persons, buhatin nila sa likod, tsaka sa harap, tapos sasakay nila sa van, na maliit na kasya yung motor. Tapos, dun na nila i-chop-chopin. Marami nang Pinoy dito na nanakawan ng motor, guys. Last day, merong Pinoy na nanakawan dito, si Erich. Ang motor niya is 50cc. May kadena rin yon, pero, ninakaw pa rin. Ang ginagawa kasi ng mga magnanakaw is binobolt cutter nila yung ano, yung mga lock. Kaya kailangan ang lock mo is matibay, nasa 15 to 20 mm yung kapal. Eh wala kami kasing garage eh. Dito ko lang pinapark yung motor ko every day, every night. Tapos sa apartment namin ito yung pinto. Tapos doon kami nakatira sa taas. So dito lang ang ano, ang parkingan ko. Ako lang naman nagpa-park dito mag-isa eh. Tapos meron doon, may nagpa-park doon. Isa rin, T-Max 530, Pujo na 400, tapos may 50cc doon. Pero ito yung pinuntirya nila. Mainit sa mata yung X-Max, mga Yamaha X-Max, kaya medyo sa mga rider dito sa Marseille, France, ingat din. Pero kahit anong pag-iingat namin, ang magnanakaw ay magnanakaw talaga, professional. Well, hindi talaga namin maiwasan na hindi manakaw. Mananakaw talaga yung motor. Pero, yun lang. Wala tayong magagawa doon kundi avail tayo ng mga ng insurance na para sa nakaw ng motor or at saka bilan natin ng lock. Mas maraming luck, mas maganda, mas mahirapan yung magnanakaw. Then, kunin nyo yung may alarm na dist. Lagyan nyo ng alarm yung dist harap, lagyan nyo rin ng dist sa likod. Para sa ganon, pag may movement na na-detect yung dist alarm nyo is mag-ingay siya ng 120 decibel. So, maingay po yun. Ayaw na ayaw ng mga magnanakaw ang maingay. Kaya sila magnanakaw eh. Kasi babanat yun pag tulog ka eh. Madaling araw, umuulan. So, kasagsagan ng tulog. Kasarapan ng tulog ang banat nila. Second attempt na nila to para nakawin yung motor ko, which hindi sila naging successful sa pagnakaw ng motor ko. Dalawang beses na to.
So, hindi ko alam kung bakit hindi sila naging successful. Salamat na rin sa siguro sa ano, Panginoon, at hindi niya inayaan na yung mga masasamang tao na makuha yung mga gamit natin. Alam mo naman, pag wala akong motor, ang service ko dito is bike, papuntang work. Kaya, mahirap din. Well, andito ako sa southern part ng France. I've been here since 2013. So, 2019 na ngayon. So, 6 years na ako dito. 2 years and a half na pag-work ko before ako nakakuha ng residence card dito sa Marseille. Which requirements is dapat meron kang work. At, but normally, doon sa requirements is at least meron kang tinatawag nilang minimum na pwede ka na declared work salary ng 1,200 euros. Yun ang nakalagay sa papel. Pero kung pag sumobra ka doon, mas better kasi gusto ng French government na malaki yung salary mo kasi malaki din yung tax na binabayaran mo. So kung meron namang ibang hindi umabot ng 1,200 ang salary tapos nag-apply ng papel, nabibigyan ng residence card dahil nga sa sobrang tagal na nila dito. Minsan 10 years na sila, 8 years, 6 years. So mabibigyan na talaga. Yung sa akin kasi, ano yun eh, nagbakasakali lang ako eh kasi yung pinaka-minimum dito sabi nila is 3 years or 5 years. Bago ka mabigyan ng residence card. Yun ang chismis ng mga tao dito. Well, nag-try lang ako na nag-apply ng residence card na 2 years and a half pa lang ako. So, 6 months na waiting bago naprubahan yung request ko, yung demand ko for residence card. So, awan ng Diyos, nabigyan din naman ako. Thank you. Thank you so much. Kaya siguro pinagpapala, no? Talagang pag may ginagawa kang mabuti sa kapwa at wala kang may inaagrabyadong tao, talagang yung minsan yung blessing araw-araw dumadating eh. Hindi lang natin namamalayan pero pag iniisip natin kung anong natatanggap natin sa araw-araw at kung anong buhay na meron tayo ngayon o meron ako ngayon is swerte na tayo. Shout out sa mga motovlogger at sa mga bikers na mga cyclista. Dalian mo, madam. Late na ako. 9:10 na. alas 9 yung pasok ko eh. 9 na eh. Anak na bating. Ayun lang guys ha. Kinuwento ko lang sa iyo yung mixing kwento ng ng motor ko. Kaya ingat din. Sa pagda-drive, sa kalsada tayo. Huwag tayong gitgit na gitgit. Saka kung may mga riders na cyclist, bigyan po natin ng space. Ako po isang cyclista din, kaya pag nakakita ko ng cyclist, nagbibigay talaga ako ng daan. Okay.